3 possible issue if ever na sobra-sobra ang oil na ilalagay ninyo sa loob ng inyong engine. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. And yun, what if sumobra yung lagay ninyo ng oil? Ano nga ba yung pwedeng mangyari? Well, ako personally, before you do a change oil, especially outside casa or you will do a DIY, make sure na you will do some research. You can check your manual or you can ask some group or mechanic kung ilang litro ba talaga yung laman ng inyong engine. Pero yun nga, what if sumobra yung oil, no? At so, or sobra-sobra yung oil na mailalagay ninyo sa inyong engine, ano ba yung posibleng maging problema? Okay, number one dyan na posibleng maging problema ay pwedeng masira yung mga gasket or yung mga seal ng inyong sasakyan. Okay, sabihin na natin, ang liquid cannot compress, no? So, ang ending yan, hahanap at hahanap ng space yung inyong oil na lalabasan. So, ang ending niya, posibleng masira yung inyong mga gasket at tumagas. Okay, and number two, na possible issue, if ever na sumobra sa oil ang inyong sasakyan ay sabihin na natin pwedeng humina o bumagal ang inyong takbo. Humina yung engine o bumagal yung inyong takbo. Dahil nga, sabihin na natin itong oil na to ay pipigil na rin sa pag-ikot ng mga components sa loob ng inyong engine. Kasi nga, malapot yan, so pipigilan niya ng umandar ng smooth yung mga component. So yun din isang effect, no, na posible if ever man nasobra yung inyong oil. At number 3 ay posibleng mag-emit yan ng smoke. Okay, o maging mausok yung inyong sasakyan kung sobra-sobra na yung oil na inilalagay ninyo. Okay, so dahil nga posibleng yan ay humalo na doon sa injector, pwedeng humalo na yan doon sa mga ano, kumbaga sobra-sobra na kasi siya, so humalo na siya doon sa ibang component natin. Okay? So kaya nag-i-emit na siya ng smoke. Okay? So yun yung tatlo na possible issue kung sobra-sobra na. So yun ang advice ko sa inyo before you will do a change oil, especially kung DIY yan or you will go to repair shop, check nyo muna kung ilang litro ba talaga ang dapat ilagay. Actually, you can use the dipstick naman eh. So make sure lang na naka-off yung inyong sasakyan for around siguro mga 3 to 5 minutes para mag-subside yung oil, and i-check ninyo yung dipstick kung nandun siya sa pool, no? Kasi kung sobra siya dun, kailangan bawasan. Dapat nandun lang lagi siya sa pool, okay? So, well, okay, bumaba ng konti, okay? Pero at least mga 90% or kung 100 yung full, 90% okay na yon. Pero kung sobra doon, mas okay siguro pabawasan niya ng konti para mag-ano lang siya doon sa pool, no? So, yun mga paps, no? So, yun yung tatlong possible issue if ever na sobra-sobra ang oil sa loob ng inyong engine.